Sigurado ka na ba talaga sa kanya? Kailan mo lang naman siya nakilala? Oo. Pero ramdam ko na hindi niya ako lulukuhin. Nako! Huwag mong pagtitiwalaan ang pakiramdam, sapagkat ang puso ng tao ay madaya. Sabi, walang lunas ang kabulukan nito. Hayaan ka na naman. Lalalim na naman ang mga sinasabi mo. Ang ibig ko lang namang sabihin, kilatisin mo muna ang Roman na yan. Hindi nga natin alam kung taga saan yan. Basta na lang yan sumulpot dito. Mag-background check ka muna kaya. Sayang eh. Baka makawala pa. Sinasabi ko na nga ba? Naakit ka lang ng panlabas na kaanyuan niya. Bakit ikaw? Hindi ka ba naakit sa kanya? Magiging ipokrita ako kung sasabihin kong hindi ako na-attract. Ang gwapo niya! Ang ganda ng katawan, ang kinis ng kutis, napaka-fit talaga. At ang kislap ng mga mata, mapang-akit. Ang kisig ng jawline, ang labi, mapupula. Parang hindi pa nahahalikan ng babae. Ouch! Aray ko naman! Friend! Ba't ka ba nananampal? Pakiramdam ko, nagayuma ka na niya. Grabe ka mag-imagine sa kanya. As in, patay na patay ka na sa kanya. Ah, basta. Mamaya sasagutin ko na siya. Nakapanghihinayang kung pakakawalan ko pang isang tulad niya. Bihira lang akong ligawan ng isang lalaking kasing gwapo niya. Diyos ko! Ginayuma ka na nga nun. Kung ginayuma man ako, ayos lang sa akin. Hindi lang siya monay. Siopaw pa. Kaya pakakawalan ko pa ba? Hindi na maganda to. Nagbabadya ito ng hindi magandang mangyayari. Anong hindi maganda? Bulag ka ba, friend? Hindi ako kagandahan. Hindi ako kaakit-akit sa mga kalalakihan. Kaya nang magtapat siya sa akin, parang kinilabutan ang buo kong katawan. Niyanig ang buo kong pagkatao. Nagising ang katawang lupa ko. Tila ginayuma ang babaeng si Dina ng lalaking nakilala niyang sa pangalang Roman. Aminado siya sa sarili niya na hindi niya palubos nakikilala ang lalaki. Pero sa isip-isip niya, panghihinayangan niya ang lalaki kung pakakawalan niya pa ito. 25 na rin si Dina ng mga araw na yon na magtapat ito ng pag-ibig. Kaya isang gabi lang ang pinalipas nito. At sa susunod nilang pagkikita, handa na siyang sagutin ang binata. Dito po. Ito po ang bahay ng kaibigan kong nagayuma. Anong ibig sabihin nito? Pasensya na ha. Ginagawa ko lang ito para sa kapakanan mo. Hindi na kasi maganda yung nangyayari sa'yo. Kaya tinawag ko na si Manong Kiko para orasyonan ang bahay niyo. Para hindi na makapasok ang aswang sa bahay niyo. Ano bang kalokohan ito? Hindi ito kalokohan. Ginagawa ko ito para maagaw ka sa aswang. Sige na, Manong Kiko. Simulan niyo na po ang orasyon. Hindi nagbibiro ang kaibigan mo. Tunay na kinasisiyahan ka ng aswang. Kaya kailangan mo ng pangontra. Hayaan mo. Pagkatapos ng gagawin ko, wala ng aswang ang makagagalaw sa'yo. Lalayo ang kana ng aswang. Nakakainis na kayo. Sige na po, simulan nyo na bago pa dumating ang manliligaw niya. Dito natin mapapatunayan kung naaswang nga siya o hindi. Handa na ba kayo? Oh, mga pwersa ng kalangitan at kalupaan! Ako'y dumudulog sa iyong kapangyarihan. Ipagkaloob ninyo ang iyong pagtatanggol sa tahanang ito sa bawat sulok ng kanto at sa bawat pintuan at bintana'y itayo ang mga pader na kalasag na hindi kayang tibagin ang dilim at kaniliman. Itaboy ang mga pwersa ng kasamaan at ipagkaloob ang liwanag ng kapayapaan. At sa bawat hakbang na gagawin ng aswang, sunduin ninyo at hadlangan ang kanyang mga landas sa lakas ng aking panalangin at dasal sa inyo. Mapapanatili ang kapayapaan sa tahanang ito. Dagdagan niyo po ang kapangyarihan, ang mga sagradong bato't tuyong dahon. Patnubayan mo ang aming mga hakbang sa kapangyarihan ng Diyos at ng mga anghel. Itaboy ang lahat ng kasamaan at pagkakasala sa ngalan ng liwanag at ang katarungan!
Panatilihin ang tahanang ito na ligtas sa anumang masamang elemento! Oh, nararamdaman ko ang aswang! Nararamdaman ko! Si Roman! Roman! Sandali! Oh, may aswang na umaalaligid! Huwag kang lalabas! Si, sabi na, may sa aswang ang maliligaw mong yun. Bakit hindi siya makatuloy kanina? Nakatingin lang siya dito mula sa malayo. Magsilayos kayo dito. Dapat ka magpasalamat ka. Dahil iniligtas ka namin sa kapahamakan na pwede mangyari sa iyo. Magsilayos nga kayo rito. Magsilayos kayo! Bakit pinagtutula ka ng albularyo, ha? At pinagtatapon mo pa ang mga gamit niya. Nakakabastos ka na, Cherry. Basta ka nalang nag-alok ng albularyo. Hindi porkit magkaibigan tayo, pwede mo lang gawin ang gusto mo. Nagmamalasakit lang naman ako. Pwes hindi ko kailangan ng pagmamalasakit mo. Hindi pagmamalasakit ang ginagawa mo. Nakakapirwisyo yung ginagawa mo. Kawalan ng respeto sa may-ari ng bahay. Ni hindi ka man lang nagpaalam sa akin. Sana tinanong mo man lang sana ako. Nakakasakit ka. Magsilayos na kayo rito. Hindi ko kayo kailangan. Magsilayas kayo! Nagsilayas nga ang albularya at si Cherry sa bahay ni Dina ng hapon na yun. Nasaktan si Cherry sa mga sinabi ng kaibigan. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakarinig siya ng masasakit na salita sa kaibigan. Dati-rati, labas-pasok naman siya sa bahay ng kaibigan. Parang kapatid at kapamilya na ang kanilang turingan. Kaya naman, malaya siyang nakapapasok sa bahay ng kaibigan at gawin ang gusto nito sa bahay ng kaibigan niya. Halos magdidilim na nang umuwi sila sa kanila kasama ang albularya. Habang nasa daan, nakarinig sila ng alulong ng aso. Dahil sa ginawa niyang ito sa akin, hinding-hindi ko na siya tutulungan kahit kailan. Pasensya na po. Ako po yung nahihiya sa ginawa ng kaibigan ko sa inyo. Eh wala ka namang kasalanan eh. Maraming salamat po. Akala ko madadamay na ako sa galit mo sa kanya. Ay, hindi naman ako nagagalit. Nagtatampo lang ako. Nakakatampo naman talagang sinabi niya kanina. Pero may punto rin naman siya. Hindi lang talaga ako nakapagpaalam sa kanya. Sana hinintay ko na lang ang mama niya. Para kahit papaano may pahintulot nun. Pero kawawa siya. Paano pong kawawa? Nararamdaman ko talaga ang presensya ng aswang kanina. Kaya namag-usal ako ng dasal. Para hindi makalapit yun. Yun, naramdaman kong nasa paligid lamang siya ng bahay nila. At hindi lang siya lumalapit kanina. Dahil siguro sa pangontrang dala ko. Ang tigas kasi ng ulo niya. Hindi na siya nakikinig sa akin. Pero Manong Kiko, sa palagay niyo po ba, yung manliligaw niya kaya ay aswang? Hindi ko alam. Hindi ko pa naman kasi nakita ang manliligaw niya. Yung tinatawag niya kanina, yung lumayo? Eh, hindi ko masisiguro. Hayaan niyo po. Gagawa ko ng paraan para mapicturan ko. Tapos ipapakilatis ko po sa inyo. Ay, ayoko na makialam sa kanya. Sige na po. Magbabayad naman po ako. Magkano naman ibabayad mo? Doble pa po sa singil ng mga nagpapatawa sa inyo. Mahal ang serbisyo ko, lalo na kapag aso ang pinag-uusapan. Di sabihin niyo po, at magbabayad ako kahit magkano. Akala ko ba titikisin mo ng kaibigan mo? Basta, gusto ko lang kasing patunayan na tama yung kutob ko. Nanay ko po! Manong Kiko, may aswang po! Ay, hindi aswang ang alulong ng asong yan. Paano po kayo nakasisiguro? Nagkakaroon ng hormonal imbalance ang mga asong yan. Maaring na-stress lang ang aso na yan, kaya umaalulong ng ganyan. Ang mga aso kasi, mga sosyal na nila lang. Nangangailangan ng sapat na pagmamahal at atensyon. Kapag hindi sila nakakakuha ng sapat na pag-aalaga, ang pag-aalulong ang bunga lamang ng mga ito. Grabe ka, Manong Kiko. Kaya saludo kami sa'yo. Hindi ka lang maalam sa pagiging albularyo. Dami mo pang alam pati sa pangangalaga ng mga hayop. Kaya nga hindi ako pipitsuging albularyo. Ako ang albularyo na mahilig ding mag-research.
Eh, may mga alam din ako. Oh, magtuloy na tayo sa paglalakad. Sigurado akong nag-aalala na rin ang pamilya ko sa akin. Sige po. Eh, bilisan na natin. Naku po, Manong Kiko. Yan! Posibleng yan ang aswang. Paano po kayo nakasisiguro? Nararamdaman ko kung anong nararamdaman ko kanina sa bahay nila na may presensya ng aswang. Yun din ang nararamdaman ko ngayon. Ano pong gagawin natin? Tignan ko lang kung maka-atake siya. Papalapit na siya sa atin! Tanggapin mo ang gupit ang butot pange! Yeah! Sasalakayin kayo, Manong Kiko! Diyos ko, Manong Kiko! Akala ko katapusan na natin! Heh, sa ginawa ko sa kanya, tingnan ko lang kung makakapanakit pa siya sa susunod. Siya naman ngayon ang matatakot sa akin. Ikaw, kumusta ka? Eto ho, halos maihina nga ako sa shirt ko. Natakot ako ng sobra, Manong Kiko. Anong maihi? Tingnan mo ang panghina! Basay ang shirt mo! Hey! Oo nga, Manong Kiko. Ano ba yung nakakahiya? Naya mo na yan. Akala siguro ng aswang na yun matatakot niya ako. Nagkakabali siya ng binangga niya. Matagal na akong kumakalaban sa mga aswang. At kailanman, hindi ko sila kinatatakutan. Dahil takot na takot si Cherry sa kanyang nasaksihan, inihatid na lamang ito ng albularyong si Mang Isko. Ang matanda naman ay mag-isang umuwi sa kanila. Malakas naman ang loob nito na maglakad mag-isa sa daan dahil sa mga daladala nitong pangontra sa aswang. Sa kabilang dako naman, hindi nagustuhan ng ina ni Dina ang kanyang inasal na pagpapaalis sa kanyang kaibigan. Nagmamalasakit lang naman yung kaibigan mo, tapos kanyan mo tratuhin. Kung nandito kayo, hindi nyo rin magugustuhan ang ginawa niya. Nagpapasok pa naman ang albularyo dito na walang pasintabi, tapos sasabihin pa na aswang daw ako. Baka nga naaaswang ka na. Nay naman! Kasi simula nang may nanligaw sa'yo, nagbago na ang ugali mo. So nagsumbong na nga sa'yo si Cherry. Natural. Lagi naman talagang nagsusumbong yun sa'kin, hindi ba? Ay, nakakainis siya. Hoy, kahit bibihira ako makauwi dito dahil sa trabaho sa bayan, may mata rin ako rito. Kaya nakarating sa'kin ang mga pinagagagawa mo. Manong tumigil-tigil ka sa paglabas-labas tuwing gabi, lalo na ngayon. Samot-saring kababalaghan ang nababalitaan natin. Lalo pang mapaminsalang aswang na umaaligid dito sa lugar natin. Mamaya niyan, ikaw ang mabiktima. Ewan ko sa inyo. Pagtigil-tigil ka ha? Hindi kwentong barberong aswang. Kita mong halos lahat ng taga rito sa atin. Bumababa na sa bayan. Dahil natatakot na manatili dito. Dahil nga dyan sa gumagalang aswang na yan sa gabi. Nay, chance na ngayon. Bata lang ang nagpapaniwala sa mga kwentong aswang. Oo nga't may naririnig tayo mga kwentong aswang at kung ano-ano. Kesyo winakwak ang tiyan, kinain ng lamang loob. Ang tanong, sa libu-libong kwento na yon, meron bang napatunayan? Namimiloso po ka na naman. Sinasabi ko na sa'yo, kapag naaswang ka, wag na wag mo kong sisisihin. Hindi naniniwala si Dina sa mga kwentong aswang. Wala itong ibang nais. Ang makita ang gwapong binata na sa tanang buhay niya, noon niya pa lamang nakita. At para kay Dina, isang magandang regalo sa buhay niya ang mapansin ng gwapong lalaking kanyang inaabangan. Kaya naman, nag-alala ito ng halos 3 araw itong hindi nagpakita sa kanya. Kaya nang makita niya muli ang lalaki, laking tuwa nito. 3 araw kong nawala. Ano bang nangyari sa'yo? Pasensya ka na kung hindi ako nakabalik noon. Pero nakita kita sa dikalayuan. Papalayo ka. Sigurado ka? Oo. Hindi ako nagkakamali. Ikaw yung nakita ko. Pero hindi na ako nakalabas ng gabing yun. Pero nakita kita. Tinawag pa nga kita eh.
Baka namalikmata ka lang. Baka nga. Mabuti naman at nagpakita ka na sa akin. Akala ko hindi na kita makikita. Pwede pa naman yun eh. Ano ba kasi nangyari sa'yo? Napalo ako ng buntot pagi. Napagkamala nila akong aswang. Kaya nga hindi na ako nagpapakita sa araw eh. Ganitong oras na lang ako nagpapakita. Grabe naman talaga yung mga tao dito. Wagas kung makapangusga. Ikaw, naniniwala ka ba sa aswang? Paano ka naman magiging aswang? Kahit sa ang anggulo naman tingnan, walang bakas na makikita sa iyo ng pagiging aswang. Anghel siguro. Pwede pa. Anghel sa langit na bumaba sa lupa. Salamat. Wala kang dapat na ipagpasalamat. Salamat dahil hindi ka natatakot sa akin. Hindi mo ako pinagdududahan. Halos lahat ng tao rito, ang mga mata nila nakatutok sa akin. Kaya hiyang-hiyan ako sa kanila eh. Naku, hayaan mo sila. Wala naman silang magagawa sa buhay. Babalik din sa kanila ang lahat ng pinagagawa nila sa'yo. Maaswang sana sila. Pero alam mo, hindi ko maintindihan sa kanila kung bakit ang sama ng tingin nila sa'yo. Ang gwapo mo naman, ang amo ng mukha mo. Inosenteng-inosenteng tingnan. Tapos pag-iisipan kanila, ay naku, nakakainis sila. Ay, ako'y naniniwala kay Cherry at saka kay Mangkiko na aswang ang nakita nila. Abay, pinaghahampas daw ng buntot pagi yung baboy ramo na nakita nila. Ay, naku, yun din yung kwento sa akin ni Cherry. Ay, sinasabi ko nga. Deka, sandali. Si Cherry ang nagkakalat na aswang? Ay, bilisan na natin. Baka umaali-alikin na ng aswang. Ay, naku, tara na. Natatakot na ako. Bilisan mo na. Nakilala kaya ako? Umanda sa akin ang Cherry na yan. Hindi talaga tayo titigilan, ha? Kailangan mo na rin sigurong umuwi sa inyo. Mabuti nang nag-iingat. Sige, magkita tayo uli bukas, ha? Oo. Pero kailangan patago lang, ha? Baka kung pag-isipan na nila ako ng hindi maganda, eh. Ako nang bahala sa kanya. Sige na, ha? Mauna na ako. Roman? Wala siyang nawala. Ang bilis naman yung nawala. Ay, baka uwi na nga rin. Kawawa naman si Roman. Bakit ba laging pinag-iisipan ng hindi maganda? Napaka-inosente naman ang mukha. Tapos pag-iisipan nila ng aswang? Kauwi na nga! Paniwalang paniwala si Dina na ang kanyang boyfriend ay isang inosenteng tao. Handa siyang ipaglaban ito sa kaibigan niya. Nagmamadali naman siyang umuwi na may galit sa puso, lalo na sa narinig mula sa mga chismosong nakasalubong nila sa daan. Wala siyang kaalam-alam ng gabing yun ay may maghahasik ng lagim sa kanilang lugar. Dako! Ay tama pa ba itong dinadaanan natin? Ay dako! Alam ko, ito yung daan pabalik. Ay, kalapit-lapit lang ng baryo natin eh. Bakit ba tayo naliligaw? Teka, parang may naliligaw sa atin. Ay, nako. Ay, baklita. Nakikita mo ba yung nakikita ko? Ang alin? Ayun! Diyos ko! Isang demonyo! Isang mamalahimong tao na may punto na matutulis sa mga daliri sa kamay! Matulis din ang hugis sa mukha! Ay, nako! Baklita! Aswang! Oo, oh, aswang! Totoo ba yung aswang sa bari natin? Ay, bilisan natin! Tulo! Tulo! Iwan mo ako! Ay! Lalangag mo ako, iwan! Kinain ng aswang ang lamang loob ng dalawang chismosa na nagkalata na aswang ang manliligaw ni Dina. Nahintakutan naman ang buong taga-baryo sa kanilang nalaman na alarma ang buong barangay. Mula nung araw na yon, hindi na nila pinagkakalat pang aswang ang manliligaw ni Dina sa takot nila na baka sila naman ang isunod ng aswang. Ang chismosa at chismoso kasing nagkalat na aswang ang siyang biniktima ng aswang ng gabing yun. Kinabahan naman si Dina nang malamang pinatay nga ng aswang ang dalawang chismosa na nakasalubong nila kinagabihan.
Diyos ko, siya nga. Kilala mo ba yan? Oo naman po. Taga rito lang yun sa baryo natin ay. O ngayon, siguro naman mag-iingat ka na. Hindi ka na maglalabas tuwing gabi. Kaano naman po kayo nakakasiguro na aswang ang may kawanon? Hindi mo ba nakikita ang mga kalmot sa mukha? Hindi kalmot yun ang isang ordinaryong pusa. Kalmot yun ang isang matutulis na kuko. Mukhang galit na galit sa kanyang aswang na pumatay. Paano kung adik lang ang gumawa niyan? Sobra sa pagka-adik ang gagawa niyan. Ayon nga si nag-imbalsa mo, wala na raw lamang loob ang dalawang yan. Ang dapat pala mag-ingat sa barangay natin ay yung mga chismosang katulad nila. Tina, magtigil-tigil ka nga ha? Kahapon, walang ibang ginawa yung dalawang yan, kundi magkalat na may aswang sa lugar natin. Hindi kaya, Nay, ang puntirya ng mga aswang ay yung mga chismosa? Naku, sigurado mauubos yung mga chismosa at chismoso sa barangay natin. Talagang ayaw mong makinig sa akin. Hindi ka talaga mag-iingat? Bukas nga pala, babalik na ako sa bayan. Sa Sabado na ako uuwi. Kinausap ko na si Cherry, ha? Dito na muna siya matutulog para may kasama ka. Huwag na, kaya ko naman ang sarili ko. Hindi pwede. Ako ang masusunod din, ha? Kailangang may kasama ka. Hindi pwede wala kang kasama. Eh di, yung boyfriend ko na lang. Magtigil ka nga! Hindi pwede na wala kang kasama dito. Tsaka isa pa nga pala, uunahan na kita. Baka si isang araw, makilala mo na yung magiging stepfather mo. Ho? Hindi naman pwedeng hindi ako mag-asawa ulit. Matagal na rin akong byuda. Hindi ko naman akalain na may darating pang lalaki sa buhay ko. Dati hindi naman ako naniniwala. Pero nang dinalasan niya ang pagdalaw niya sa akin at sa panunuyo, ay wala na akong nagawa. Ang bait niya naman kasi, at saka ang gwapo niya. Isa pa, bata pa. Ayun! Pinagbabawalan niya akong lumandi. Tapos ngayon, ikaw din naman pala, Nay. At least ako na, sa edad na ako, di nga. Nay, hindi na rin naman tamang pigilan mo kung lumigaya sa piling ng lalaki nagpapaligaya rin sa akin. Wala na rin nagawa si Magda sa kanyang anak sa pagnanais nitong lumagay na rin sa tahimik. Dahil mahal niya nga si Roman, ayaw niya itong mawala pa sa kanya. Naging live-in partner niya si Roman at wala namang nagawa si Magda at si Cherry na kanyang kaibigan. Matagal ding hindi umuwi ang ina ni Dina. Kaya nangyari ang hindi dapat mangyari. Akala ni Dina, langit ang magiging buhay niya sa piling ni Roman. Pero bigla na lang nagbago ang panahon. Naramdaman niya ang panlalamig ng lalaki sa kanya. Lalo na nang umuwi na rin ng bahay nila ang kanyang ina. Hindi na ito nangungupahan pa sa bayan. Pagkatapos ito ng trabaho, sa kanila na tumutuloy. Isang gabi. Roman? Nasaan ang lalaking yun? Magkasama lang kaming natulog kanina. Tapos ngayon wala na siya sa tabi ko. Bigla tuloy akong kinabahan. Ano kayang nangyari sa kanya? Ngayon lang to nangyari na nawala siya sa tabi ko. Roman? Nasaan ka ba? Wala talaga siya. Ano bang nangyari? Bakit wala siya rito? Yun ang unang gabing nakaramdam ng matinding kaba si Dina para sa live-in partner niya. Sa kauna-unahan kasing pagkakataon na wala ito sa tabi niya. Tapos alanganing oras pa itong nawala. Hindi niya na rin kinatok ang silid ng kanyang ina dahil alam niyang tulog na rin ito. Teka, ano yung umuungula yun? May inaaswang yata. Teka, bakit parang ungol ng... Hindi siya ungol ng inaaswang. Ungol ng nasasarapan. Ay, ang babastos naman ng mga to. Hindi na nahiya. Dito pa mismo sa may talahiban. Porke bibihirang madaanan to.
Teka, parang kilala ko ang tinig niya. Aling Magda? Cherry! Anong ginagawa niyo rito? Bakit nakababa ang bra at panty mo? Tapos umuungol ka pa? Anong nangyayari sa'yo? Kwan. Kwan kasi, Cherry. Nag-aadi kayo? Ano bang nangyayari sa inyong mag-ina? Si Dina, patay na patay sa siyota niya. Ikaw naman, parang... Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa inyo. Magtakip nga kayo? Nakakasuka? Paano na lang kung may makakita sa inyo dito? Ano na lang sasabihin nila? Mabuti na lang ako ang nakakita sa inyo. Ano po bang nangyayari sa inyo? At sa ganitong oras, nandito pa kayo sa labas. At dito pa man din. At mag-isa lang kayong umuungol kanina, ha? Wala naman kayong ibang kasama dito. Gulat na gulat si Magda nang makita siya ni Cherry sa talahibaan ng gabing yun. Hindi rin malaman ni Cherry kung sasabihin niya ba sa kaibigan ang nakita niya. Maging ito man, hindi lubos maisip ang nasaksihan tungkol sa ina ng kaibigan. Nakauwi na ito sa kanila, pero iniisip niya pa rin ang nakita. Iniisip nitong kung nag-aadi kaya ang ina ng kaibigan. Pero naisip niya rin na baka may kinatagpo itong lalaki at baka nakaalis lang kaagad nang dumating siya. Saan ka galing? Sa labas lang, nagpahangin. Lumabas ako kanina pero hindi kita nakita. Naglakad-lakad kasi ako eh. Ganun ba? Bakit hindi mo ako ginising nang lumabas ka? Sana nasamahan kita. Mamaya ano pong mangyari sa'yo sa labas eh. Alam mo naman yung balibalita dito sa amin tungkol sa gumagalang aswang at pinipiktima kung hindi dalaga, babaeng balong. Manyaki siya ata yung aswang na gumagala eh. Lalong wala naman akong dapat katakutan. Kung mga babae lang naman ang binibitiman ng aswang. Sa susunod, huwag mo na uling gagawin yun. Simula kasi nang umalis ka kanina, hindi rin ako nakatulog ng maayos. Nag-aalala ako sa'yo. Iniisip ko kung napano ka na. Hamo, sa susunod, gigisingin na kita nang hindi ka na nag-aalala. Sigurado yan, Roman, ha? Nang hindi naman ako nag-aalala ng ganito. Kung may problema ka, sabihin mo lang. Mapag-uusapan naman natin yan. Pasensya ka na kung napag-alala kita, ha? Okay lang. Nauunawaan naman kita. Matulog na tayo. Madilim pa ang paligid eh. Pinagpawisan ka tuloy. Ang layo yata ng nilakad mo. Exercise na rin. Roman, huwag mo akong iiwan, ha? Masisiraan ako ng bait kapag nawala ka sa akin. Kapag iniwan mo ko, o kaya naman ipinagpalit mo ko sa iba. Oo naman. Pero sana pagbigyan mo ko sa hiling ko, ha? Gusto ko talang magkaanak sa'yo eh. Roman? Yun ang pangarap ko. Ang magkaroon ng anak sa'yo. Magiging walang silbi ang pagsasama natin kung wala tayong anak. Ikinalungkot ni Dina ang mga sinabi ni Roman. Sa isip niya, hindi pa siya handang ipagkaloob sa lalaki ang hiling nito na magkaroon sila ng anak. Dahil nga sa mga nais pang gawin ni Dina bago siya pumayag sa gusto ng lalaki na magkaanak sila. Pero hindi niya akalain na ang pagtanggi niya sa hiling ng lalaki ay ang magiging mitya ng kanilang pagsasama. Isang gabi, isang kahina-hinalang kilos ang mapapansin niya sa lalaki. Anong ginawa mo sa silid ni inay? Nagpaigib lang siya ng tubig sa akin. Pampaligo niya raw eh. May gripo naman sa loob ng CR ng kwarto niya. Sira daw ang gripo sa loob ng CR ng kwarto niya. Ganyan ba? Bakit pawis na pawis ka? Ikaw talaga. Ano bang iniisip mo? Wala naman. Masama bang magtanong? Depende sa'yo kung mamasamain mo. Roman, ayoko nang niloloko ako. Nag-iisip ka ng hindi maganda sa amin ng ina mo? Napakalaking sira ulo ko naman yata kung gagawa ko ng kalokohan sa ina mismo ng nobya ko. Bakit ba nagbaho ka na? Hindi ka naman ganyan dati ah. Tao lang ako. Nakakaramdam ako na may mga nangyayaring hindi maganda.
Wag na wag ko lang sanang mapapatunayan ang kutob ko. Dahil hindi ko alam ang gagawin ko kapag nagkataon. Bahala ka kung anong isipin mo. Ikaw lang din naman ang mahihirapan. Tsaka masasaktan kapag nag-isip ka ng hindi maganda. Roman, pakiusap. Huwag mo naman akong lolokohin. Hindi ko makakayang iwan mo ko. Ginagawa ko naman ang lahat para maging maayos ang pagsasama natin. Sana naman ikaw gawin mo rin ang lahat para maging maayos ang relasyon natin. Naiinis na nga rin ako sa sarili ko eh. Oo, nagiging paranoid na ako. Pero alam mo naman kung bakit ako nagkakaganito. Mahal lang kita, Roman. Kaya hindi ko maiwasan mag-isip ng hindi maganda. Hindi naging maayos ang pagsasama ni Nadina at Ramon ng mga sandaling yun. Hindi mawala ang kaba sa isip ni Dina sa mga nangyayari, mismo sa loob ng kanilang bahay. Kaya naman ng mga oras na yun, nagpa siya si Dina na umalis na lang muna ng kanilang bahay para makapag-isip-isip siya at maibsan ang pagdududa kay Roman. Pero sa pag-alis niya, nais siyang mapatunayan ang kanyang kutub. Kaya kahit labag man sa kalooban, gagawin niya, magkaroon lamang ng katahimikan ang kanyang puso't isipan. Nay, nagdesisyon na ako para sa sarili ko. Aalis na muna ako. Saan ka namang pupunta? Magpapakalayo-layo na muna. Sigurado ka ba? Napagdesisyon na ninyong dalawa yan? Hindi siya pumayag. Pero wala namang mangyayari sa amin kung dito lang ako lagi sa bahay. Nakakahiya naman kung ikaw lang ang kumakayod sa amin. Hindi ko naman iniisip ang bagay na yon, Dina. Basta inay, kahit anong mangyari, ikaw nang bahala sa asawa ko. Sana itawag mo agad sa akin kapag nagluko yan. Bakit kasi kailangan mo pang lumayo? Gusto ko rin po ng space para sa sarili ko. Lalo pat hindi ko maibigay ang gusto niya. Yun lagi yung pinag-aawayan namin eh. Hindi ko siya mabigyan ng anak. Kaya ang ikinakatakot ko, baka maghanap siya ng iba. Baka lalo pa yan maghanap ng iba kung aalis ka. Sa araw-araw niyang pinapamukha sa akin na wala akong kakayahan na bigyan siya ng anak. Baka hindi pa umaayon sa inyo ang pagkakataon. Nagpa-check na po ako. Bakit hindi ka nagsabi sa akin? Natakot ako eh. Dina, anak. Nay, makabubuting dito ka na lang muna sa bahay. Para po nababantayan ninyo. Bakit ba biglaan naman ang desisyon mong yan? Pasensya na ho. Matagal ko na po itong pinag-isipan, inay. Ngayon lang po ako nakapagpaalam. Hindi mo man lang ba hihintayin ang asawa mo, Dina? Hindi na ho. Pero Dina, alam ko naman po na hindi niya ako papayagan. Kayo na po ang bahala magsabi sa kanya. O sige, nasa hustong gulang ka na rin. Kung ano man ang magiging desisyon mo sa buhay, wala na akong magagawa. Sana kung nakapag-isip-isip ka, bumalik ka kaagad rito. Dahil ang lalaki, lalaki yan, naghahanap yan ang ikaliligaya sa isang babae. Hindi mo yun may aalis sa kanya. Baka sa paglayo mo, lalo mo siyang binibigyan ng pagkakataon na makahanap ng iba. Basta inay, ipangako nyo, babantayan nyo siya, itawag nyo agad sa akin kapag nagluko siya. Hindi na nga nagpapigil pa si Dina sa hangarin nitong hulihin ang dalawa. Dahil simula nang tumira si Roman sa kanila, siya namang pagpasya na umuwi na rin ang kanyang ina sa kanilang bahay. At ang madalas sa pagkawala ni Roman sa gabi, sa una, inisip na lamang nito paano kung totoo nga ang sinasabi ng kanyang kaibigan tungkol sa kanyang live-in partner. Pero kinutuban ito nang minsang lumabas si Roman sa silid ng kanyang ina at nakita niyang pawis na pawis si Roman at nakatanggal pa ang damit nito. Kaya ang naisip niyang pansamantalang paglayo ay paraan niya para malaman ang buong katotohanan. Subalit sa paglayo ni Dina, siya namang pagkawala ni Roman ng halos 3 araw at umuwi ito ng lasing.
naman. Ang lakas ng ulan, sumugod ka pa. Pumasok ka na nga muna sa loob. Tsaka, bakit amoy alak ka? Naglasing ka ba? Nakainom lang ng kaunti. Nagpalis lang ng sama ng loob sa anak nyo. Bigyan mo lang ng space para naman makapag-isip-isip. Wala na. Wala na siyang babalikan. Roman. Kailangan ko ng anak. At hindi niya kayang ibigay sa akin yon. Roman. Alam kong sa'yo, magkakaroon ako ng anak. Mula nang malaman kong naliligaw ka sa anak ko, ako na ang nagpaubaya. Pero sinikap natin gawin yon. Pero hindi natin magawa. Pilit tayong pinaglalapit ng tadhana. Ang paglayo niya sa akin, tadhana na ang gumawa. Roman. Ikaw naman talaga ang mahal ko eh. Hindi naman ang anak mo. Siya lang naman ang lumapit sa akin. Kung magkakaanak ka pala sa kanya, wala na talagang pag-asang magbalikan tayo. Patawarin mo ko. Kung sinakyan ko pang anak mo nung lumapit siya sa akin, kahit alam kong ikaw ang mahal ko. Natakot din ako sa sasabihin ng anak ko. Ngayon wala na siya. Buhelo na tayong gawin ang naudlot nating pagmamahalan. Ay, ano ba ito? Nobyo ka ng anak ko. Tapos ako... Huwag mo nang isipin ang sasabihin ng ibang tao. Ang mahalaga, mahal natin ang isa't isa. Sa'yo, nasisiguro kong magkakaanak pa ako sa'yo. Paano kung biglang bumalik ang anak ko? Ano na lang ang sasabihin niya sa akin? Pagkatapos ito, magpapakalayo-layo na tayo. Tutal siya naman ang naunang umalis eh. Siya ang naunang lumayo. Kailangan ko lang talaga ang maanakan. Mamamatay na ang mga magulang ko. Gusto nila, bago man sila mamatay, mabigyan ko sila ng apo. Pero bakit ako? Bata ka pa. 25 ka pa lang. 38 na ako. Pero pwede ka pang magkaanak. Sasayangin mo ang buhay mo sa akin? Roman, matanda na ako para sa iyo. Wala na akong pakialam. Ang mahalaga sa akin, mabigyan mo ko ng anak. Ay, wag naman, Roman. Ayaw mo ba talaga? Wag. Huwag mo nang patagalin pa. Sabik na ako. Roman. Teka, ano yun? Isipin mo na lang. Nagbubunyang mga asong gubat. Gusto nila ang gagawin natin. Ipagpatuloy natin ang nobet natin ginagawa sa talahiban nung makita tayo ng kaibigan niya si Cherry. Sa ilalim ng puting ilaw, sa dilaw na buwan, habang nag-aalulungan ang mga asong gubat, umaalulong din si Magda sa sarap na kanyang nararamdaman kay Roman. Wala silang pakialam sa mga hadlang sa paligid. Ang mahalaga sa kanila, ang nangyayari sa kanilang dalawa. Pinagsaluhan nila ang kaligayahan sa buong magdamag. Naipunla ni Roman ang dapat niyang ipunla. Nakukonsensya ako sa anak ko. Ngayon ka pa makukonsensya. Nasarapan ka naman. Sobra. Pakiramdam ko, dalaga ulit ako na nawala ng tangal. Aalagaan kita at iingatan. Bukas na bukas pagsikat ng araw, aalis na tayo dito. Isasama kita sa amin. Talaga? Oo. Gusto rin kitang iiwas sa skandalo eh. Salamat, Roman. Salamat. Mahal na mahal mo nga ako. Ang ipinagdarasal ko lang naman ay sana kaedad ko. Pero ang ibinigay niya, yaming-yami pa. Sobra akong lumigaya sa'yo. Handa akong harapin ang anak ko, sakaling malaman niya ito. Aling Magda? Cherry? Anong ginagawa niyo? Bakit magkayakap kayo? Di ba manugang niyo siya? Asawa siya ng anak niyo. Pero bakit nagyayakapan kayo? Bakit ba kasi bigla ka nalang pumasok nang hindi man lang kumakatok? Sanay akong pumapasok sa silid ng ina ng kaibigan ko. Nang asawa mo. Biyanan mo siya.
Pero kinakalantari mo. Labas-masok na ako sa bahay nila. Wala ka pa. Cherry, nakikiusap ako. Huwag mong sasabihin ito kay Dina. Kailan mo balak sabihin? Kailan niyo pa ito tinatago, ha? Kailan niyo pa niloloko ang kaibigan ko? Aling Magda, hindi man lang ba kayo nahihiya? Hindi man lang kayo nakokonsensya na gawin ang kababuyang ito? Huwag kang makialam dito. Buhay namin to. Kaya wala kang pakialam sa amin. Ilalayo ko dito si Magda. Isasama ko na siya sa amin. Ang bababoy niyo! Bahala ka kung anong sabihin mo sa kanya. Mabuti nga malaman niya para bumalik na siya dito. Bumalik man siya. Pero wala na rin siyang maaabutan dahil aalis na kami sa bahay na to. Huwag mo sabihin. Nung gabing nahuli kita sa may talahiban na nakababa ang palda at short mo, siya yung kalampungan mo doon? Grabe ka rin, no? Hindi ka lang pala aswang ng mga tao. Nangaaswang ka rin ng babae. Hindi ako aswang! Tama na! Huwag na huwag mong pararatangan ng ganyan si Roman. At talagang pinagtatanggol mo pa siya, Aling Magda? Mahiya naman kayong dalawa sa ginagawa niyo. Hindi niyo lang binababoy ang relasyon nilang dalawa. Binababoy mo pa ang bahay niyo mismo. Dahil dito niyo pa mismo, ginagawa ang kalaswaan niyong dalawa. Halos mataranda si Magda matapos mahuli sila ni Cherry na magkasama. Hindi na rin naman nagsayang pa ng oras at panahon si Cherry. Sinabi niya kaagad sa kaibigan ang natuklasan sa pag-aakala nitong magkakaayos din silang magkaibigan sa pamamagitan ng pagsusumbong niya. Hayan, nakunan ko pa sila ng larawan nang hindi nila namamalayan. Ang kinababaliwan mo at ang kinababaliwan ng nanay mo ay iisa. Walang hiya! Mga baboy! Mga silaula! Inamin din mismo ng nanay mo na yung gabing nahuli ko siyang umuungol sa talahiban, ang kalabing-labi niya pala ng gabing yun ay si Roman. Tama nga ang kutob ko. May relasyon sila ni inay. Bakit ganun si inay sa akin? Bakit niya nagawa sa akin ito? Bakit sa dinami-dami ng lalaki, ang asawa ko pa? Anong plano mo ngayon? Hindi ko alam. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hindi ko lubos maisip na magagawa sa akin to ni inay. Bakit si Roman pa? Alam niyang mag-asawa kami. Bakit si Roman pa? Halo-halong emosyon ang naramdaman ni Dina habang pauwi sa kanila. Tila ba tinutusok ang dibdib niya sa nakitang ebidensyang pagtataksil ng kanyang kalibin partner. Lalo't higit sa lahat ang masakit, ang babaeng ipinagpalit ng kanyang live-in partner ay ang kanyang mismong ina. Habang sakay ng tricycle, hindi mapigilan ni Dina ang hindi mapaiyak habang pinagbubulay-bulay ang mga nangyari. Nang makarating na si Dina sa kanila, naabutan niya pa ang kanilang ina at si Roman na gayak na rin paalis. Nakapang-abot pa silang tatlo. At ganun na lamang ang bigat na nararamdamang pinakawala ni Dina para sa dalawa. Dina? Anak, patawarin mo kami. Magpapaliwanag ako. At anong ipapaliwanag mo? Anong ipapaliwanag yung dalawa? Hayaan mo ako magsalita. Ako ang hayaan yung magsalita? Noon pa man nagdududa na ako sa inyong dalawa. Dahil halos sabay kayong nawawala tuwing gabi. Yung pala, naglalabing-labing kayo sa damuhan. Hindi na kayo makakapagkaila. Dahil nakita kayo ni Cherry. Wala ka man lang bang kahiyan sa sarili mo, inay? Anak mo ko, alam mong nagsasama kami ni Roman. Hindi mo man lang ba iniisip ang kahihiyang sasapitin natin dahil sa pakikipagmabutihan mo sa asawa ko? Nakakahiya kayo! Nakakahiya kayo! Huwag mo siyang sisihin. Siya ang pumuno ng pagkukulang mo. Lalaki ako. Nangangailangan ako ng ligaya sa babae. Siya ang nakapagbigay nun. Hindi ikaw. Tsaka isa pa, buntis na siya. Kaya wala ka nang magagawa. At sa nanay ko pa?
Narinig mo ba ang sinasabi mo? Wala ka bang kahihiyan kahit konti sa sarili mo? Bakit ginawa niyo itong dalawa sa akin? Para malaman mo, bago pa man tayo nagkakilala, kami na ng nanay mo. Ikaw lang naman ang lumapit sa akin. Ikaw lang naman ang gumawa ng paraan para makuha ko. Pero kung hindi mo ako mahal, sana hindi ka pumayag. Hindi ka sana naligaw sa akin. Hindi mo sana hinayaan na mahuhulog ang loob ko sa'yo. Hindi ko naman ipipilit ang sarili ko kung ayaw mo sa akin. Sana kung kayo noon pa, hindi sana sinabi mo na lang. Sana hindi nahulog ng gusto ang puso ko sa'yo. Gayong sasaktan mo lang naman pala ako. Ang lalong masakit sa nanay ko pa naman. Sa nanay ko pa. At ikaw naman, inay. Kaya pala, parang ayos lang sa inyo na umalis ako. Kaya pala wala ka man lang tutol na umalis ako. Dahil makakabuelo pa kayong dalawa. Bakit, inay? Bakit mo siya inagaw sa akin? Buong buhay ko, ipinagmamalaki ko kayo bilang ina ko. Dahil kayo ang nag-aruga at nag-alaga sa akin. Sa inyo ko umuhugot ng lakas. Pero ikaw rin pala ang hihila sa akin pabagsak. Sa ginawa niyong ito sa akin, parang niyo na rin akong pinatay. Dinurog-durog mo ang puso ko, inay! Dinurog-durog niyong dalawa! Sa sakit na naramdaman ni Dina matapos matuklasang nabuntis ang kanyang ina ng live-in partner niya, wala na rin itong nagawa kundi umalis sa kanila. Mas mabuti na rin para sa kanya na wala ang dalawa para kahit paano maibsan ang bigat na kanyang nararamdaman. Dahil kung araw-araw niyang makikita ang dalawa, araw-araw lamang masasaktan ang kanyang puso't kalooban. Samantala, haharapin ni Magda ang bagong buhay na naghihintay sa kanya sa lugar na pinagdalan sa kanya ni Roman. Ganun na lamang ang pagtataka nito. Nang pagbungad pa lang, tila malansa na ang atmosfera ng lugar na yun. Tila amoy ng natuyong dugo at mga karning laman na hilaw. Kataka-taka rin ang mga matatandang babaeng naruroon at halos si Roman lamang ang pinakabata sa kanila. Dito niya na unti-unting makikilala na ang sinamahan niya palang lalaki ay hindi ordinaryong tao, kundi isang... Walang hiya ka! Ano itong ginawa mo sa akin? Nagulat ka sa tunay kong itsura? Ang pangit ng itsura mo! Kung makapagsuka ka naman, noong ginagawa pa lang natin ang bata, halos tumirik na ang mata mo. Tapos ngayon, diring-diring ka sa akin? Dapat lang pala nakasuklaman ka ng anak ko. Hindi mo na matatakasan ang bagong buhay mo sa piling ko, Magda. Hindi! Aalis ako rito! Sa palagay mo ba, papayag ang mga kasama kong aswang? Makakaalis ka lamang dito kung isisilang mo ang magiging anak natin. Walang hiya ka? Kaya pala ganoon na lamang ang kasidhin ng pagnanais mong magkaroon ng anak. Ginawa mo pa pala akong palahian ng mga aswang na kalahi mo? Hindi ako papayag! Anong gagawin mo? Ipapalaglag mo ang mga bata? Anong mga batang pinagsasasabi mo? Dalawang binhi ang ipinunla ko sa'yo. Naplano ko sana sa inyong dalawa. Walang hiya ka! Demonyo ka! O pandin lang! Ang akala ko'y totoong... Totoong bata pa ako? At gwapong-gwapo? Iyan ang nagagawa ng itim na kapangyarihan namin. Ang linlangin ang inyong paningin. Niloko mo kami ng anak ko. Yan ang napapala ng mga mahihilig sa gwapo na uuwi lang sa pangit. Ang akala mo nakajakpat ka. Malaking kalugihan pala. Uuwi na ako. Kung nakilala lang kita noong una pa lang, hindi sana ako pumayag na makipagtalik sa'yo. Nakakasuka ang itsura mo.
Nakakadiri ka! Parang kailan lang. Baliw na baliw ka pa sa katawang ito. Kung yapusin mo ako noon, kulang na lang lagyan mo ng pandikit para hindi na tayo magkahiwalay. Pero ngayon, halos isuka mo na ako. Gayong nakita mo na ang tunay kong anyo. Huwag kang mag-alala. Kahit ako man, nasusuka ako nang makipaghalikan ako sa iyo. Kung hindi lang sa lahi naming unti-unti nang mauubos, hindi ko rin gagawin yon. Dahil nasusuka rin ako sa pagmumukha mo. Hindi ka rin kagandahan. Sakang pa ang paa mo. Walang iya ka! Mukha ka namang Balmon! Hintayin mo na lang na maisilang ang pagpapasahan namin ng Bertod ng pagiging aswang. Ihatid pa kita sa inyo. Wala nang ibang magawa si Magda kundi sisihin ang kanyang sarili na ang kagandahang lalaking taglay ni Roman na halos kinabaliwan niya ay isa palang pandilin lang. Sa kabila pala nito, nagtatago ang mukha ng isang halimaw. Pero wala na siyang magawa kundi ituloy na lamang ang pagbubuntis niya. Pero hindi pa rin mawaglit sa isipan niya ang isiping magsisilang siya ng dalawang aswang. Wala man lang akong pagkakataong makatakas dito. Halos lahat ng madaanan ay may bantay ng mga aswang. Nakamukha niya. Ang papangit! Mabuti na lang pala anak. Hindi kayo nagkatulugan. Dahil kung hindi, wala akong kamalay-malay na ang pangit-pangit pala ng lalaking ito. Ang pangit-pangit ang itsura! Buong araw na tiniis ni Magda ang itsura ng lalaking magiging amaan ng kanyang aswang na ipinagbubuntis. Nainip siya dahil ilang buwan pa ang ilalagay niya sa baring yun. Ang hindi niya alam, hindi naman pala nagtatagal ang aswang sa tiyan ng bahay bata ng isang normal na tao. Ganun na lamang ang pagkabigla niya sa mga pagbabagong nararamdaman. Hindi niya dating naramdaman noong ipinagbubuntis niya pa ang kanyang anak na si Dina kaysa sa mga aswang ang ipinagbubuntis niya ngayon. Samantala, sa kabilang dako naman, nang mapatunayan ni Dina na aswang nga ang sinamahan ng kanyang ina, humingi ito ng tulong sa kaibigang si Cherry at sa albularyo. Doon nila nalaman na ang plano ng aswang sa ina. Kaya kahit medyo masakit pa rin sa kalooban ni Dina ang nangyari, nais niya pa rin iligtas ang kanyang ina. Kung nakinig ka lang sana sa amin naol, o hindi mo sana sasapitin ito, lalo na ng nanay mo, hindi niya sana dadanasin ito. Huwag niyo na pong sisihin ang kaibigan ko. Durog na nga po ang puso niya eh. Ang mga aswang hindi dapat pinanghihinayangan. Hindi ko kasi alam. Ginamit ang kanya ng itim na mahika, kaya naninlang kayo. Inaamin ko na nagkasala ako. Basta ang mahalaga, tulungan mo lang akong mabawi ang ina ko sa kanila. Eh, dapat lang talagang mabawi mo siya. Dahil kung hindi, hindi natin alam kung anong pwedeng gawin sa ina mo ng mga aswang. Ang mga aswang kasi, kahit gawan mo pa ng kabutihan, hindi nila tatanungin nyo ng malaking utang na loob. Kapag nahadlangan ang kanila mga plano, pinapatay nila ito. Kaya, kung ang pakay lang nila sa ina mo ay anakan, malamang patayin nila ang ina mo pagkatapos isilang ang sanggol. Bago pa man maisilang ni ina ang sanggol, babawiin ko na siya sa kanila. Sana'y maabutan pa natin sila. Mga 2-3 araw lang, isisilang niya na ang sanggol. Bakit ganun kabilis? Ganun talaga kabilis mabuo ang mga aswang sa bahay bata ng isang tao. Kaya kailangang masundang kaagad natin ang ina mo bago pa maging huli ang lahat. Nagmamadali na silang umalis at nagtungo sa isang liblib na sityo kung saan naninirahan ang mga aswang. Dala ang pangontra sa mga aswang, nagmamadali rin silang tumungo sa isang delikadong lugar. Ang bawat isa sa kanila may hawak na bundot pagi na ipanghahambalo sila
sakali mang salakayin sila ng aswang. Si Mang Isko naman, may dala rin itong baril. Panigurado niya sakaling indahin ng mga aswang ang bundot paging dala nila. Oh, kainin mo yan. Anong ginawa mo sa akin? Bakit hindi ko mapigilang kumain ng ilaw na karne na yan? Hindi ako ang may gawa niyan, kundi ang dalawang bata sa sinapupunan mo. Nararamdaman mo ang pangangalam ng kanilang sikmura. Nagugutom sila, kaya nagugutom ka rin. Mas mabuting mabusog ka para kahit ngayon na ngayon din, maisilang mo ang anak ko. Ang magpaparami ng lahi naming mga aswang. Salamat sa iyo. Dahil sa pamamagitan mo, magpapatuloy ang lahi namin. Sige. Ubusin mo ang lahat ng yan. Para sa anak ko. Anong nangyayari sa akin? Sumasakit ang tiyan ko. Parang ay gumagalaw sa tiyan ko. Kailangan mong maisilang na ang bata. Kailangan. Sumasakit ang tiyan ko. Anong nangyayari sa akin? Halos mamilipit sa sakit ng tiyan si Magda. Dahil sa biglang paglaki ng tiyan ito, halos katumbas na ito ng walong buwang laki ng tiyan. Triple pa ang sakit ng isang nagli-labor ang kanyang nararamdaman. Pakiramdam niya, halos sumabog na ang kanyang tiyan. Samantala, nagmamadali naman ang magkaibigang Dina at Cherry kasama ang albularyong si Mang Isko sa pagnanais nitong mahadlangan ang pagsilang ng kanyang ina. Galit na galit naman si Roman matapos malamang nasundan sila ng albularyo. Hindi ako papayag na hadlangan ninyo ang pagpapalahi namin. Pakialam, meron ka talagang albularyo ka. Ginagalit mo talaga ako. Mga kampun kong aswang, huwag niyong payagang makapasok ang tatlong yan. Nahahadlang sa pagpaparami ng lahi natin. Hadlangan niyo sila! Wala nang nagawa si Roman at ang mga kasama nitong aswang sa lakas ng kapangyarihan ng pananampalataya ng albularyong si Isko. Mas makapangyarihan ang kanyang pagpapalayas ng kapangyarihan ng kadiliman dahil ang ginagamit niyang panggagamot ay ang dasal at pagtitiwala sa Diyos na may kapangyarihang gawin ang higit sa mga bagay na hinihiling ng isang taong may pananampalataya sa Diyos. Hindi rin gumagamit si Isko ng mga dasal sa mga espiritu o sa mga kaluluwang hindi nakikita, bagkus ang dasal nito ay nanggagaling sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Natakot din ang mga alipores ni Roman na atakihin sina Cherry at Dina at ang bularyong si Isko dahil sa kapwa sila may hawak na bundot pagi, bagay na kinatatakutan ng mga aswang. Alam na mga ito ang matinding pinsalang hatid ng bundot pagi sa kanilang katawan. Nasaksihan nila ang nangyari sa kanilang pinunong hinampas ng Iskong albularyo ng bundot pagi. Halos isang linggo itong nagtiis ng pamamaga at pangangati ng kanyang balata dahil sa matinding paghampas ni Isko sa kanya noong siya ay nag-anyong baboy ramo nang aatakihin sila. Dahil sa matulis na texture ng bundot pagi, nagkaroon ng matinding iritasyon sa balat ng katawan ni Roman. Nasaksihan lahat iyon ng ganyang mga kasamang aswang, kaya ayaw din ng mga ito na sapitin nila ang sinapit ng kanilang pinuno. Ang mga aswang na nasasakupan ni Roman ay ang mga aswang na hindi naman gaanong malalakas dahil nga halos matatanda na ang kanyang mga kampun. Sila ang mga aswang na hindi naman masyadong namiminsala ng mga tao
Ang nais lang talaga nila ay magpatuloy ang kanilang lahi, kaya ginawa nila ang lahat ng panlilinlang. Mayroon lamang silang maanakan. Sa galit ng pinunong si Roman, nagpambuno sila ng albularyong si Isko. Kapansin-pansin ang liksi at bilis sa matanda na kaya nitong tapatan ang kapangyarihan ng kadiliman. Maya-maya'y na-corner ni Roman ang matanda. Mabilis itong nawawala sa ere kapag ginahampas ng bundot pagi ni Isko. Nagyabang pa ang aswang na kung nung una madali siyang naitumba. Sa pagkakataong yun, hindi niya napapayagang mahadlangan ang kanyang mga plano. Sinakal nito sa leeg ang matanda. Halos maubusan ang hininga ang matanda. Natakot naman si Cherry at Dina sa nangyayari. Dahil sa isip nila, hindi nila kakayaning kalabanin ang aswang kung mapapahamak ang albularyong si Isko. Kitang-kita nila kung paano sakali ng aswang na si Roman ang matanda. Ganon din ang paglabas na matutulis itong kuku sa kamay na kanyang gagamitin para pugutan ng ulo ang matanda. Halos mataranta din naman ang magkaibigang Cherry sa pagkakataong yun. Hindi nila malaman ang kanilang gagawin ng mga oras na yun. Hindi nila alam kung paano lalabanan ang aswang. Maya-maya pa'y sa harapan mismo nila, nais patayin ang matandang albularyo ng aswang. Sa harapan ni Nadina, Cherry at Magda, pupugutan ang ulo ng aswang si Roman. Samantala, sakto namang nakakuha ng matalim na bagay si Magda ng mga oras na yun. Yun ang ginamit niyang pang counterpart sa aswang. Nagbanta rin siya na kapag pinatay ang matandang albularyo, sasaksakin niya ang tiyan niya na malapit ng magsilang ng aswang. Nagulat naman ang magkaibigang Cherry at Dina matapos silang makitang halos buntis ng 8 buwan si Magda. Noong mga sandaling yun, biglang nawala ang galit at tampo ni Dina sa kanyang ina. Sa isip-isip niya, hindi niya dapat pagsilosan ang ina dahil ang dahilan ay isang nakatatakot at napakapangit na nilalang na aswang. Kaya nakiusap din ito sa ina na huwag gagawin ang pagpapakamatay. Tinakot nito ang aswang na kung gusto nitong maisilang niya ang batang aswang, hayaan itong palayain sila sa lugar niyon sa pangakong isisilang niya ang bata. Hindi naman pumayag ang mga kasamang aswang ni Roman sa nais ni Magda na palayain sila, Hindi naman pumayag ang mga kasamang aswang ni Roman sa nais ni Magda na palayain sila. Kaya sila-sila ang naglaban. Sa galit ng pinunong aswang, ginamitan ito ng itim na kapangyarihan ang mga kasama nitong matatandang aswang. Yun naman ang pagkakataon ni Isko na makagawa ng paraan. Agad nitong kinuha ang baril na dala, pinaputukan ang pinunong aswang, inutusan ang mga kasamang sina Dina at Cherry na paghampasin ng buntot pagi ang dugoang aswang. Hindi na rin nakakilos ang pinunong aswang ng mga oras na yun. Tuluyan na itong bumagsak at nanghina nang makatanggap ng matitinding hampas at hagupit ng buntot pagi. Sinamantala nila ang pagkakataon ng mga oras na yun para tumakas. At nakalabas sila ng ligtas sa baryo ng mga aswang. Samantala, pinainom naman ang pangtanggal ng aswang ni Isko si Magda, kaya halos 1 oras din itong nagsusuka. Ganun na lamang ang kanilang awang nararamdaman para kay Magda sa naranasan itong nagsusuka ng malapot na likido. Ganun din ang kanyang puwerta na ilabas nito ang binhi ng aswang na kung titingnan ay parang 1-5 buwang bata na pangit ang itsura. Sa madaling salita, hindi niya naisilang ng buhay ang binhi ng aswang. Mula noon, naging maayos na rin ang pagsasama ng mag-ina sa kanilang karanasan. Natutunan nila ang 1 malaking bagay.
na ang tukso o demonyo ay hindi nagtatago sa pangit na kaanyuan, kundi nagtatago sa isang kaakit-akit sa paningin ng tao, katangiang pinagpapantasyahan ng maraming tao. Kaya mula noon, hindi na naging pihikan si Dinas sa mga lalaki. Hindi panlabas na anyo ang kanyang basihan, kundi ang kalooban ng tao. Naniniwala siyang ang tunay na ganda ay wala sa panlabas na anyo, kundi nasa loob. Kaya minabuti niyang lagi na lamang nasa loob ng kanyang bahay.